Magandang araw mga kababata at kaheneration. Welcome po sa aking munting channel. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang nakakakilabot na adhikain ng isang doktor para maisakatuparan ang kauna-unahang head transplant sa tao. Ang head transplant po ay ang paglipat ng isang ulo sa isang katawan gamit ang maselan na operasyon. Ethical nga po ba to? Magtatagumpay kaya? At ito ba ang sagot sa matagal ng pangarap ng mga scientist na immortality? Kaya po, hindi ko na po patatagalin. Pag-usapan po natin. Maaaring masasabi natin na isang kabaliwan ang head transplant, ang paglipat ng ulo sa isang clinically dead na katawan. At sa mga science fiction movie mo lang naman ito makikita. Ngunit alam nyo ba mga kababata at kaheneration, ay halos 100 taon na itong pinag-aaralan ng mga scientist. At ang ginagamit nilang pang testing dito ay ang mga hayop. Noong taong 1908, isang French surgeon na si Alexis Carrel ang matagumpay na ikinabit ang mga blood vessels ng isang ulo ng aso sa isa pang aso. Ngunit makalipas lang ang ilang oras ay namatay din ang nasabing aso. At kahit ganun ang nangyari, ay nakatanggap pa rin ng Nobel Prize si Alexis Carrel. At noong 1940, isang Russian scientist naman ang gumawa ng isang nakakakilabot na eksperimento. At pinalabas ito sa mga TV station. Pinugutan niya ang ulo ng isang aso at nilagyan ng life support para manatili itong buhay. Makikita sa experiment na kahit pugot na ang ulo ng aso, ay gumagana pa rin ang mga senses nito. Nakakarinig, nakakakita, nakakaramdam. Ngunit makalipas lang ang ilang oras, ay namatay din ang nasabing aso. Madaming mga mad scientist ang nagpatuloy sa kanilang pangarap na head transplant. At nung dumating ang taong 2012, isang Chinese surgeon na si Ren Xiaoping ng China ang matagumpay na ginawa ang isang head transplant sa isang daga. Ang matagumpay na head transplant na to sa isang daga, ang kauna-unahang head transplant sa hayop na nagtagumpay sa larangan ng medisina. Ang nasabing daga ay binuksan ang mata, nakakakita at nakakakilos. Ngunit sa kasamaang palad, nabubuhay lang ang mga dagang inooperahan nila sa loob lang ng 3 oras. Madaming mga doktor ang nagsasabi na malabo na mangyari ang head transplant sa isang tao dahil ang spinal bones natin sa likod ay hindi na pwedeng ikabit pag ito ay naputol. Ngunit may isang doktor sa Italy ang naniniwala na posibleng mangyari ang head transplant sa tao. Ito ay si Dr. Sergio Canavero. Nagsimula si Canavero na pag-aralan ang head transplant sa isang tao noong taong 1982. At noong taong 2015 ay nagsama ang dalawang doktor, si Ren Xiaoping ng China at si Dr. Canavero ng Italy. Noong taong 2015 ay nagkaroon ng malaking debate sa medical society sa buong mundo nang in-announce ni Dr. Canavero na gagawin na niya ang isang head transplant sa isang tao at nakahanap na sila ng pasyente na voluntaryo na mapapasa ilalim sa maselang operasyon. Maraming nagsasabi na isang kabaliwan ang gustong mangyari ni Canavero dahil napaka-imposibleng mangyari nito. Ngunit kumpiyansa ang nasabing doktor na magtatagumpay ang operasyon na to. Si Valery Spiridonov ay isang Russian na may muscle disorder at habang tumatagal ay nagiging malala ang kanyang karamdaman. Siya ay desidido na itaya ang kanyang buhay para sa operasyon at voluntaryong nagrepresenta kay Dr. Canavero na mapasailalim sa kauna-unahang head transplant ng isang tao. Pinaliwanag ni Canavero kung ano ang mga magiging paraan para maging matagumpay ang operasyon. Maghahanap ang grupo ni Canavero ng isang malusog na clinically dead na katawan
para maging bagong katawan ni Valerie Spiridonov. At kailangan ni Canavero ng 150 nurses at mga doktor para sa gagawing operasyon na tatagal ng 36 na oras na operasyon. Kailangan palamigin ang dalawang katawan sa 17 degrees para maiwasan ang pagkapinsala ng mga organs at ng utak ng pasyente. At pag nasigurado na na malamig ang dalawang katawan, ay dito na puputulin ang dalawang ulo gamit ang matalas na blade na gawa sa diamond. At dito na ikakabit ang pugot na ulo ni Valerie Spiridonov sa kanyang bagong katawan. Ngunit habang kinakabit ang bagong katawan ni Valerie, ay kailangan ng malakas na dosage ng anti-rejection drug para hindi atakihin ng immune system ang pugot na ulo ni Valerie Spiridonov. Sa loob ng 1 oras ay kailangang maidikit ng grupo ni Canavero ang ulo at ang spinal column. Gagamitan ito ng special na pandikit para maikabit ang bagong katawan ni Valerie Spiridonov. Gagamit din sila ng mga bakal na screw para hindi gumalaw at mabilis na pagdudugtungin ang blood vessels at ang mga muscles. Kailangan din dumaan sa koma ng pasyente sa loob ng 4 na linggo para gumaling ang mga sugat at tuluyang dumikit ang ulo sa bagong katawan. Madaming doktor ang kumukondena sa operasyon na to dahil walang ebidensya si Canavero na magiging matagumpay ito. At kahit ang mga animal trials na ginawa nila ay hindi nagtatagal ang buhay ng mga hayop na dumaan sa head transplant. Ngunit kumpiyansa si Canavero na 90% ay magtatagumpay ang operasyon nila kay Valerie Spiridonov. Nakaset up ng lahat. Noong taong 2017 ay gagawin na ang operasyon ni Canavero at ng kanyang volunteer na si Valerie Spiridonov. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nag-back out ang pasyente. At noong taong 2019, dito na nagsalita si Valerie Spiridonov. Ayon kay Spiridonov, isa sa mga rason niya kung bakit hindi niya tinuloy ang operasyon ay ang kanyang pamilya. Dahil bago maganap ang operasyon ay nakilala ni Valerie Spiridonov ang babae na si Anastasia Panfilova na sa kasalukuyan ay asawa na ni Valerie at binayayaan sila ng 1 anak. At may mga tanong si Valerie Spiridonov sa kampo ni Dr. Canavero tungkol sa mga resulta na mga animal testing na ginawa nila sa China na tinatago sa kanya ang mga resulta nito. Dahil nga po ang mga daga na sumailalim sa head transplant ay hindi po tumatagal ang buhay ng 3 oras. Sa ngayon ay masayang namumuhay si Valerie Spiridonov at ang kanyang pamilya sa Florida, USA. Samantala, si Dr. Canavero at si Dr. Ren Xiaoping naman ay patuloy sa kanilang research para maisakatuparan ang kauna-unahang human head transplant. At ayon po sa research na nakuha ko po online, ay naging matagumpay daw di umano ang kanilang human head transplant gamit ang patay na tao. Hanggang dito na lang po mga kababata at kahenerasyon. Maraming salamat po sa pagsama sa aking munting vlog. Kayo po, ano po ang masasabi ninyo sa head transplant? Paki-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. Hanggang sa muli po, bye-bye!